Inak! Ni Shocker! Sobrang shock! Rafaela plus 4 for Shocker! At kung hindi ako nagkakamali, first time to na magra-Rafaela, si ex-Shocker dati. Ngayon, Shocker na lang siya. Oo, oh, nakakagulat isipin na hindi lang dun sa Rafaela plus 4, pero even ang back siya XP lane ni Ferds. Kasi parang inisip ko, mabilis ang rotation, i-roam nila yan eh. Pero yeah, mabilis ang clash din ang ating masasaksihan. First blood para kay Mark TZ. Mukhang susundan pa nila Ferds kasi si Asi alanganin na. Pinagkakampas dito ni Carl pero makakagat ng Cyclone Eye. Nakahabol pero napagitaan ng tatlo at mukhang siya pa nga ang mawawala. Hindi basa-basa nagpabigla doon yung Black Knights Academy. Oo, LTX. The moment that they saw na yung RQ Kaito, expect natin ng fast rotation kasi dalaway naka-Wilderness Blessing and that's Carl and si Shocker. Mintake advantage siya Blacklist Academy LTX na wait lang, nagre-regroup pa to eh. Especially na dalaway naka-quantum charge. And aside from that, no, yung Kadita kasi ni JD, grabe rin naman yung effect yung nabibigay niyang base damage pa lang alone. Wala pa diyang mga item. At may napagitaan na naman. At wala na yatang magiging takas pa. Very unfortunate para rito kay VRIEX kahit na napakaganda na nung kanilang naging simula. And to think na parang na-nerf na yung Kadita, hindi na masyadong ramdam yung damage niya. Pero andito pa din si JD. Sinasabi niya na hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Hindi pwede yan. Pero ang RQ Kaito, maganda naman dito is gumanti sila ng kill don. And that is against VRIEX, the juggler for the side of Blacklist Academy LTX. Pero kahit sasabihin natin na medyo na-delay nila, Mark TZ right now will enjoy, will sip. Or makapasabi natin na parang inaanin niya ngayon yung pinaghirapan nilang pick-off na yun. Oo, ngayon eh. Kukuha sila ng isang likely uncontested na turtle at mukhang mapapasa kamay na nga nila ng tuluyan dahil ang Blacklist Academy Lunatics. Iba yata yung kanilang plano rito sa bandang bottom lane. Ginamit agad yung double airstrike pero si Carl doon naghahanap ng mga pwedeng hulihin. Hindi na lang din ipagpapatuloy muna mabilisan yung respo from RQ. Ito yung inaasahan natin eh. All eyes on RQ Kaito right now. Lalo na mas pupunta sila sa kabilisan talaga. Oo. Na magiging mga initiation and pick-off sila. Especially na mayroon silang Carl, may Rafaela for the extra movement speed. They're slow against enemy heroes. Pero bigla ka talagang gugulatin din naman nila JD. Kahit na magbabad ka using the Grok as Carl dito, parang ang ipinahihiwatig ng Blacklist Academy ngayon, hindi namin nahayaan na magiging babad ka lang tapos hindi ka mapapunish. Hindi, kailangan bigyan ka ng pansin. Di ba? Kasi naghahanap siya ng pansin sa may banda baba. At si Bullet, lahat naka-quantum charge siya, kahit mag-free basic attack lang siya, mas gusto niya yon. Ferds on the other hand, time Ferds! Ang time Ferds muna ang kanyang isisigaw. Mag-flicker in kasi si Asi para siguraduhin na hindi na siya makaka-time out talaga. Pero ngayon, medyo may ipit at masasalubong ni Mark TZ. Binabasic attack, kinakapas sa espada. Pero magagawa niya bang patumbahin? Dahil napakakunat yata na itong si Asi. Ginamita na nga ng retry at nandun yung Earth Shatter. Kaya naman makakatakas pa siya. Sabi niya, ah sige. Ah sige, okay lang. Pero dito hindi magiging okay if ever man na mapitas this early si JD. Lalo na we need to keep an eye out for him. Mm-hmm. This is a roam na Kadita that we're seeing. Although si Larv talaga yung dedicated mid laner post for nila. Pero the instant burst is still there. At ito kasi more on pick off talaga. Hindi sila may setter tank for the side of Blacklist Academy. Ang aasahan talaga na si setup magagaling doon kay Asi. Pero as of now, ito naman! Makakatakas pa ba? Ay, yun ang setup! At hindi talaga hinayaang sumisi dahil hinarangan yung sisisiran gamit ang pader na lumulubog. Seawall eh. Oo, oh, seawall pala kasi ano, lumulusot doon sa kailaliman ng tubig at lupa. Hindi pwede yan! Sabi ni Carl, hanggang dyan ka na lang. Pero this time around, it's going to be the second turtle coming to the side of RRQ Kaito. Medyo naging messy man yung mga pwede natin sabihin na initiations ng RQ Kaito, pero bumabawi naman sila in terms of objective. At napakabilis talaga nung kanilang nagiging pag-ikot. Parang hindi na natin nakikita nasa top si Ferds. Maya at maya nasa mid siya. O ngayon naman, nakikita natin nasa bot. Rotate kung rotate ang kanilang ginagawa, pero si CC to si JD, wala yata muna mauhuli. Ginamit na rin yung huli baptism, pero pang out lang din naman muna yung susunod pa nilang mga ikakast. Nakita nila masyado rin marami yung masasalubong. And the trajectory is a bit off for both of these teams, pero hindi yata tatantana ng RQ Kaito yung lane dito. Uy, pinadok! Pero nandoon yung flicker para kay Bullet. Kaso nag-wild charge na rin naman si Carl at talagang tinutuloy-tuloy lang nila. Kaso nakaka-basic attack. Torn apart memory. Yung sisit nandoon na rin. Pero makakatakas lahat ng mga miyembro ng RRQ. Si Mark TZ lang naman ang nakatumba muna. Kahit na medyo mag-overstay ng welcome dun yung RRQ Kaito, pansin natin
na medyo malulugi sila kasi hindi nila nanonotice dahil nga puro at maramihan yung rotation nila, napapabayaan nyo bang lane. And one of the most important turret, ang nakuha agad ni VreeX. Focus lang si VreeX sa... Parang sinabi ko yung pangalan ko, VreeX para, VreeX para. Pero Purify, nakas na rin doon ni Daiki. Nandiyan naman si Shocker para mag-provide ng konting alalay. Depensa, kudepensa dito sa Torre sa baba. Kasi gaya nang nasabi mo, napaka-crucial nung pagkawala nung mid lane turret na yun para sa RQ Kaito. Walang nakapansin kasi nga napaka-ma-action nung nandun sa bot. Kasi nga lahat tayo, all eyes on the bottom side. Meanwhile, all eyes naman sa draft kasi or sa lineup na kinait ng RQ Kaito. Kasi kung papasin natin, kuiti, pwede natin sabihin, i-head-to-head natin si Larb siya kasi Shocker. Siyempre, in terms of damage, mas pasavog. Mas pasavog. Yung meron kay Larb. So, instant burst, wala naman totally. Continuous damage meron for RQ Kaito. Pero kung papansinin kasi natin, guys, more on physical yung magiging attack sila here. But for Blacklist Academy, they have a variety of attacks and damage na pwede lang i-throw over. Naiwasan pa ni Shocker. JD! Yung posible na sanang pick-off mula kay JD. Kaya naman ngayon si JD ang nawala. Pero pwede ni Airstrike na ikas na nga rito. Mark easy pa rin ang makaka-secure ng turtle at si VreeX ay pinatumba na rin na rin. At doon, si Asi! Meron palang kinukuha mga bawi! Kaso, medyo tatlo-tatlo yata yung kinalaban niya doon. Hindi na niya masasurvive pa. 3-4-1, trade-off. Lamang na naman ang RQ Kaito. Nakakuha ng pangatlong pagong, the 3 straight turtles. At di pa nila tatantanan dito sa may bandang mid yung Torre. Tsaka yung mga heroes, ha? Continuously pinupoke around nila. Nakakagulat dito yung back siya XP lane kasi kadalasan nakikita natin ko as a jungler and same naman in essence yung ginagawa na bigla na lang manggagaling sa likod, gugulatin yung mga kalaban. Pero to think na ngayon ay XP laner siya, parang dapat ini-expect na natin to eh. Pero nakakagulat isipin kasi nga XP laner siya. Parang nakasanayan kasi lately. Pero dahil nga nilagay siya on the XP, sobrang bilis tuloy ng mga pangyayari at lahat ng to umaayon sa RQ Kaito. Dahil bukod doon, hindi na po problemahin ang isang back siya na mag-retree, mag-focus on objectives kasi he has Mark TZ with the Lancelot to do that for him. So ngayon, solely magre-rely siya on providing vision and eliminate possible gang sa pinaplano sa kanila na Blacklist Academy. Katulad nito, spotan niya agad si VreeX. Sinalo lahat ng pwedeng saluhin mula doon sa Thorn Rose. Nakapagitna talaga. Conceal play, magagaling dito kay JD. Hinuli lang kasi Shocker, pero meron siyang matitirang Purify. Kaya naman it's go time na, sabi na rito ni Nadaiki. Hindi ka taaabot doon yung wild charge, pero grabe yung sustain. Nagpumula kay Shocker, pumasok na rin na naman si Ferds. At yung target lang ay si Pulit. Sabay pagpapatumba dito sa top lane turret. Kaya naman si Asi na naiwan doon. Mukhang siya na ang tatapat sa mga miyembro ng RRQ Kaito. Primal last kilamit niya at talagang napakasakit rin kahit pa paano. Pero doon pala sa kabila si Mark Tizzy din. Kinakailangan mong mataan kasi may mga tinahi. Dito si Asi, pilit na tumatakas. Makakatakas pa nga ba siya? You have their chatter and onward. Mark Tizzy yet again! Mark Tizzy with another kill! Hindi talaga hinayaan na makakauwi si Asi! Sa hinabahaba ng mga pangyayari doon, Brigida. Kasi alam mo yung sabi ko, RQ Kaito pa rin yung lumuang. Kasi na nga naman sa dami nangyari, that was an extended teamfight. Aside from that, nakakuha ng turret yet again ng RQ Kaito. Si Mark Tizzy, ang layo nga na pinagalingan niya eh. The moment na sumigaw din sila X-Shocker or sila Daiki na kaya pa pumitas ka pa ng isa, pinagbigyan niya agad. Ngayon, nakakuha sila ng first lord. Ang daming ipapol na plan dito na ma-execute na maayos ang RQ Kaito kasi namamaximize sila fully yung rotation and even yung draft na meron sila. Ngayon, mananotice naman natin for Blacklist Academy LPX na hindi pa rin naman napapatay si Larves. He still has the damage. But the problem is, ang aga kasing nai-interrupt, hindi na ibabato or nailalatag lahat ng Feathered Earthstrike kasi merong nananagasa, merong nanguuntog, merong naglalagay ng pader. So if ever man, they need Asi to interrupt those kind of incoming setup sa gustong i-attem sa kanilang RQ Kaito. Kasi si Asi, ang dami niyang trabaho kasi siya rin yung nagsisilbing semi-tank. At mukhang meron na palang burst damage na itinatago ngayon ang RRQ. Hindi lang basta-basta continuous kasi lamang na lamang na sila ngayon. Kaya talagang naipararamdam na nila yung threat at papasok na naman doon si Ferds. Meron na namang paglatag dito ng Guardian's Barrier pero lahat ng yun para lang patumbahin etong Torre sa bandang baba. Sabay sunod ng mga Torreng natitira pa sa gitna dahil RRQ Kaito. Titil na talaga. It's a bit scary kung paano yung nagigi-attacking niya ng RRQ Kaito, Brigida. Pero kanina hinahanap natin, where's the burst? O, eto burst. Ibibigay namin sa inyo. Pero disiplina pa rin ang isa-showcase sila after destroying the bottom lane inhibitor here on the base ng Blacklist
Academy LTX, discipline lang, disengage. Looking at the goal difference, naging one-sided yung laban natin. That's 8.7K gold lead na hawak po ng RRQ Kaito. And aside from that, 7/3 destroyed. Dalawa na lang na inhibitor ang natitira. But still, lamang dito yung RRQ Kaito. But for Blacklist Academy LTX, let's take a look naman sa items na currently hawak nila. Ngayon ay nakikita natin talaga yung difference eh. Kasi halos pabuo na dito yung mga gagamitin ni Daiki. Parang isa na lang yung kinakailangan niya. Hindi na siguro niya option yung Wind of Nature. Hindi na. Kasi tingnan mo naman, mukhang pwede na niya talagang ituloy into a probably Demon Hunter Sword or kahit ano pang gusto niya para mas maging masakit at mas mahirap tapatan. Although nandun pa rin yung option para, alam mo yun, pwede siyang mag-aggressive talaga na pumasok kasi meron akong Wind of Nature. Although sinabi mo na rin earlier na more on magic damage din kasi ang Blacklist Academy Lunatics dito. They have the Edith, Farsa, and as well as the Katita. Kaya naman, commendable yung defense na nagagawa nila each and every time. Parang kung wave clear lang ang usapan, hindi naman sila mabibitin. Kaya pwede naman nilang i-prolong yung game. Kaso, ang RRQ Kaito, hanggang kailan nila hahayaan na i-prolong ng Blacklist yung game? Kasi parang, kanina nakita natin, dun sa bottom lane, ang dami nilang willing ibuhos para i-make sure na ultimo isang base turret ay matatanggal na. Nirarush nila eh, Brigida. Nagmamadalingan yung RRQ Kaito. Gusto nila early dismissal for the students. Kaso nga lang, hindi gusto yun ng Blacklist Academy LTX. They need to extend. Need to stretch out this round. Pero for the side ng RRQ Kaito, isang masasabi ko is that itong Lancelot ni Mark Tizzy, hindi siya nag-defensive build, ha? Full-on damage Lancelot to. Ito yung sobrang sakit. Kaya imagine, kahit solo siya, even under the turret, it's enough for him to go in and out with totally annihilating kung sino yung dumaan sa pathway niya. Kasi hindi niya kailangan nakakunatan. He has Frizz and Carl to do that for him. Kung sakaling mamaging pula ng buhay niya, meron silang healing galing from Shocker. So, all bases are covered for the side of RRQ Kaito. Daiki as well. Sobrang hirap pilihin. Kahit sabihin natin meron silang instant na rough waves with the breath of the ocean or meron mang deadly catch up papakawalan dito si Vriex and as well as yung pinakainasa nating initiator na si Asi. But remember, dalawa rin yung naka-purify for the side of RRQ Kaito. So, meaning na kung sakali man na mag-attempt sila ng combination and lock in against RRQ Kaito, ang bilis ma-dissipate ng RRQ Kaito yung plano nila. So, yun yung dalawang heroes na gusto mo lang sana hulihin for RRQ. Tapos naka-purify pa sila. So talagang mahihirapan ngayon ang Blacklist Academy Lunatics sa kagustuhan nilang hanapin yung particular na mga players na to kasi ang RRQ Kaito, dalawa lang naman ang ihaharap nila at okay lang sa kanila yon kasi ngayon makikita na nga natin, pumasok na naman si Purge. Focus lang doon sa top lane turret, sina Daiki at sini siguro talaga nilang tutumba na ng tuluyan pero si Asiata rito medyo delikado na doon yung Earth Shatter. Pet yung Lord. Buhay pa naman kahit papano. Primal Rush ginamit na rin pero may magkagaling sa likod. May sumisin. Kaso may natitira pa rin Purify kahit papano kaya bumaligtad pa yung sitwasyon. Si JD ngayon yung tutumba. Yung Lord buhay na buhay pa. May incoming minion waves pa sa gitna at mukhang ang RRQ Kaito gigil lang tapusin ito dahil tingin mo yung pasok ni Mark Tizzy. Sabay yung mga panang manggagaling kay Daiki. And mukhang this is it for game number one. RRQ Kaito. Talagang namayagpag ang kaharian. Ibang klase.